Hello guys! For today's vlog, dadayo kami sa Chowng Quezon para kunin ang Honda Dio na nakita lang ng asawa ko sa Facebook na binibenta. So wala akong kaalam-alam na nabili na niya pala yun. Sinabi lang niya nung mismong kukunin na namin. Anyway, sumama na lang din ako kasi joyride na yun eh. At nang masubukan din ang aming DA64W minivan sa long ride. Balikan lang po kami from Iriga City, Kamsur to Chowng Quezon. Kung napansin niyo po, naggas na po kami kanina sa daan ng 2 liters. Sabi po kasi nung tindera, medyo malayo pa kami sa next gas station. Eh, medyo mahina din kasi yung signal banda doon. Kaya, di na rin kami nakapag-Google Maps. Kaya nung nakakita kami ng gas station, naggas na din ulit kami. Nag-stopover po muna kami dito sa boundary ng Quezon Province and Bicol para sa mabilis ang almusal. Then, ayun, biyahin na din ulit. Medyo malayo pa din kasi kami sa aming destinasyon. At nung nakakita nga po ulit kami ng gasoline station, eh nagkaraga na po ulit kami. Nagpasiguro na po kasi malayo pa nga at saka balita rin namin dito mas mura sa Quezon Province.
At yun na nga po guys, nakarating na po kami sa Chaong Quezon. Buti na lang din na sa bungad lang yung gasoline station na pinagtatrabaho ng seller. And agad din naman namin nakita yung Leo na nakapark. Kaya pinuntahan na agad namin, nilapitan na agad namin. At ayan, konting kwentuhan about sa dun sa Leo. Given naman na sa mga lalaki na talagang ma-attract sa motor, diba? Tinanong ko rin yung asawa ko kung bakit bigla-bigla naman siya nag-decision. So, ayun, sabi nga niya, plano nga doon yung i-restore. So, yun nga, medyo matagal na yung klase ng motor. Kaya, hinayaan ko na din kasi doon lang din naman siya magiging masaya eh. Kaya, binigay na natin pagkakataon. So, ayun na nga po. Ito na yung ikakarga namin yung motor dito sa ating DA64W na ang luwag-luwag at high roof naman kitang-kita. Kaya, walang magiging problema. Tsaka, pinold na lang din po namin yung second row na mga upuan para mas kumasya yung motor. Inayos lang po nila yung pagkasalansang ng motor kasi iisa lang ito at wala namang ibang karga. Masyadong maluwag na yung ating sasakyan. Baka matumba kasi malayo din yung aming biyahe. Kaya pinapasiguruhan lang nila ng pagkatali. Siyempre, support natin siya dyan kasi ako rin naman, mahilig din naman ako magmotor. Hindi naman kami nagkakalayo ng mga hilig. Kaya suportahan na lang din, diba? Tingnan nyo guys, oh, napakaswak ng ating minivan. Kahit dalawa pang Leo, eh, kasyang-kasya. Iiyak na yan. Bye-bye. Iiyak na yan. Uy, naiyak na, uy. Naiyak na, oh. Normal lang nung maayos para sa biyahe, hindi matalbog kasi medyo malayo din yung biyahe namin, diba? 7 to 8 hours din yun from Chaong Quezon balik na yung Iriga City. I'm sure. Ayan guys, oh, ang taas-taas. May allowance pa actually. Discarte na lang kung saan itatali. Straw lang yung pantali pero laban-laban na yan. By the way, yung minivan kasi sa malubak, medyo malikot din, mauga. Kasi syempre, given na maliit lang naman yung gulong, diba? Kaya daan-daan lang naman pag-drive. Balik mo na, Ami! Balik mo na sa gulong! Tinabi ko na ito pagtulog kagabi. Tinabi ko na ito pagtulog kagabi. Doon na natin itaktakin. At ito na nga po yung magiging project bike ni Mister na sakto para sa aming everyday use na kahit malapit eh pwede mong gamit-gamitin. Nakaka-excite, diba? Bye-bye! Sige po, salamat!
yun po, bumiyahe din kami agad pabalik ng Kamsur. Kasi wala din naman kaming ibang lakad, yan lang talaga para makuha yung ating bio. Dati naalala ko, nung dumaan kami dito ng Bitukang Manok, yung biyahe namin ay sa Laguna. Since mabigat kami doon, kargado kami kasi madami kami at saka full load din yung mga bagahe namin. Pinapatay namin yung aircon para mas makabuelo yung makina. Pero nung kaming dalawa lang ng asawa ko, tapos yung motor, eh hindi naman kailangan kasi kayang-kaya naman. So ayun, ginabi na nga po kami sa biyahe. Hindi rin kasi may iwasan, may mga traffic pa rin yung mga ginagawang krusada. At normal lang naman yung pag umuwi ng probinsya, hindi mawawalan. Nasa Pilipinas tayo. Good morning! So kinabukasan na nga po namin binaba yung bio kasi pagdating namin sa bahay kaninang madaling araw bagsak din kami agad kasi napagod sa biyahe. Medyo mauga din talaga kasi itong minivan, lalo na yun nga wala nga kaming ganong karga kaya nakakapagod din.